mas lively ngayon dito sa aking vertical dahil nga itong mga ano ko, Etisha na naibalik ko na dyan. Ayan, so mas colorful ngayon itong aking vertical. Na itong mga pangit niyang dahon kasi hindi naman na siya tutuloy na mag-unfurl, oh. Ayan. So hindi ko lang sinasagad, guys, yung pag paggupit ko kasi may susunod pa naman niya na mga dahon niya. So ganun lang yung pag maikli lang yung paggunting ko sa mga tatanggalin kong mga ibang dahon. Kasi yung iba pangit, nasunog yung ibang niya, mga dahon. Kaya hindi na siya tumuloy mag-unfurl. Kaya tanggalin ko na lang itong si Milk Confetti. So yung iba naman maganda naman, yung mga iba niyang nilalabas. Lahat pangit. Ayan, so may dalawa pa dyan na pa-unfurl. Ito ding begonya na to. So okay pa naman yung niya. Kaya lang itong bandang baba ay sunog na siya. So yan lang yung tatanggalin ko na portion. Kasi sayang din yung dahon kapag tanggalin ko ng buo. So, sana ay makasurvive naman to yung mga begonya ko dito. Kasi nga ayan, ramdam na nila ang init ngayon.
guys, yung mga pinagtatanggal kong mga pangit ng mga dahon sa mga halaman ko. So, galing sa iba't ibang halaman yan. Itong mga peace lily na to, hindi naman na maganda yung dahon niya, guys. And yan, may mga kumapit sa dahon. Kaya, tinanggal ko na para hindi na kumalat sa buong halaman. Ito rin yung isang variegated ko na peace lily. Pero tingnan nyo, yung mga itong mga dahon niya na to ay nag-reverted na siya. Pero bumalik naman yung kanyang variegation. Ito oh, bumalik naman. And ayan, may flower siya ngayon. May flower na siya ngayon. And even yung kanyang latest naman oh, variegated naman ulit. Bumabalik naman yung variegation niya. Yung pamunas ko guys, oh yan, talagang ang itim-itim, ang alikabok kasi talaga, kasi nga ayan summer na, talagang sobrang maalikabok na yung mga dahon ng mga halaman ko. Hindi ko naman sila anong napupunasan, so kahit paminsan-minsan naman.
So eto, napunasan ko naman yung dahon nitong si Black Prince, na talagang mas makikita sa kanya yung mga alikabok kasi nga oh, plain lang siya. Makikita. So mamaya lang yan, maalikabok na naman. So siguro ikuan ko pa sila. Misting pa yung gagawin ko. Yan, para fresh yung kanilang itsura. Ito din. Mamaya lang, mga alikabok na naman yan. Kitang-kita na naman yung alikabok sa dahon. Ito, itong Pink Princess. Medyo natanggal naman yung mga alikabok dyan sa kanyang dahon. So, ito na yung bagong spot nitong mga iba kong halaman, guys. Itong variegated na burl marks ko. Inayos ko yan nung Linggo. So, ito na yung mga natirang tinira kong dahon sa kanya. So, ito yung mga variegated na lang sa kanyang dahon. So, yung dyan sa likod, puro green yan. Pero, sinama ko na rin. Ayan. So, sana ay makabalik pa ulit yung kanyang yung mga susunod niyang dahon. Ito ay variegated pa rin naman sana. Ayan. So, ito yung mother plant ko na Pink Princess, na naayos ko na rin nung Linggo, na ipull ko na siya. And ito yung na-propagate ko noon sa kanya. Oh, ayan. Mas malalaki yung kanyang dahon compared sa kanyang mother plant, kasi nga si mother plant hindi agad siya naka-pole, samantalang ito na i-pole agad, kaya mas malalaki ang kanyang dahon, no? Ayan. So ayan ang kanilang bagong spot na dati ang nakalagay dito sa gitna ay itong si red lipstick ko. Ayan. And then dito naman si etong begonya ko na silver, ayan ang nakalagay. So binago ko na yung mga place nung ibang halaman ko, and yan yung naayos ko nung last Sunday din, si Florida. Ayan. So mga may pagbabago konti naman sa kanilang spot. Yan. Nakagaya din dito sa aking vertical wall, na ayan, mas lively ngayon dito sa aking vertical, dahil nga itong etisya na naibalik ko na dyan. Ayan, so mas colorful ngayon itong aking vertical na ayan. Nagpadagdag pa dyan itong aking oxalis. Ayan, ang bilis niyang dumami. Buhat nung naayos ko siya, ayan, nagsipaglabasan ng mga dahon niya. So, dati mga walo lang ang dahon niyan. So, ngayon, ayan, ang dami na. And may mga pa dyan eh. May mga maliliit pa dyan. So, marami naman yung i-transfer ko na laman dun sa dati niyang pot. Ayan. So ngayon nakabelo na. Ang ganda. Purple. Etong si yellow talaga, hindi nagpapaawat sa pagbibigay ng bulaklak kahit yung nandun sa taas. Etong etong si pink flamingo na mother, ayan, namulaklak ka rin. So, wala pa rin yung yellow-orange. Yun yung inaantay kong bulaklak. Bulaklak niya na mailabas. So, yung red pa lang ang naunang lumabas. And yung aking si Clary, dito ko naman siya. Nilipat ngayon. Kasi nga yung lugar niya doon, medyo naiipit siya doon sa dati niyang lugar. So, dyan na lang muna. So, medyo lumaki pa itong dahon niya, guys, na latest. Oh, yan, ang ganda. Ganda-ganda niya.
na refresh naman kahit papaano yung mga dahon nila. Ayan. Fresh. Ayan, na-refresh naman kahit papaano. So, ito yung pinakita ko sa inyo last time, guys, na di ba naglagay ako ng isang extrang paso dito na may soil. So, malalaki na yung mga ugat niyan. So, iha-harvest ko na sa susunod na mga araw para ma-propagate ko na. Ayan, si Fubi ay. I-flex ko na rin tong aking na-trim na si Silver Lace Fern. Ayan, so trinim ko siya nung isang araw, guys. So, diba dati kapag na-i-reflex ko sa inyo to, ay nagdo-droopy na yung mga iba niyang dahon kasi talagang as in, ang hahaba na yung mga ibang dahon niya. So, ang ginawa ko, trinim ko na lang. Ayan, so yan o, oh, yung mga na-trim ko. Eto, yan. Ayan o. Oh. Yan. Ito pa. So, ito yung mga mahaba. Kaya ako, trinim. Kasi nga, pangit na siyang tignan. Napapangitan na ako. So, yan na yung kanyang itsura ngayon. Ayan. Yung kanyang makeover. And, ipakita ko yung picture nung mga natanggal ko sa kanyang dami. So, parang hindi naman siya nabawasan. Gumanda pa siya. Ayan. And, ayan. Continuous pa rin yung mga binibigay niyang dahon. Oh. Ayan, hindi pa naka-unfurl ito. Ayan, oh. Ayan. So, sabi ko, nabanggit ko noon sa inyo na iwa-white pot ko siya. Ilalagay ko sa white pot. Pero, ganyan na lang yata. Para hindi ko na naman siya magalaw. Ayan, itrim ko na lang. Yun na lang yung, ano ko, yung remedy. Itrim ko na lang kapag medyo mahaba yung mga dahon kapag nagdo-droopy. Ayan, so maganda na siya ngayon. Ayan, so ayan ang aking na-share ngayong araw. I hope ay nagustuhan nyo itong aking na-share. So ayan, kahit papaano ay nalinis ko naman itong mga iba kong halaman dito na tanggalan ng mga dried leaves, dried flowers, especially itong aking mga mga epicia. Ayan, so perfect na naman sila diyan natignan yung mga nila, mga dahon. Ayan, ayan, nakapagpunas din ng mga dahon nitong mga ibang iba ko pang plants. Ayan. So, kung ngayon ka lang nakapag-tune in dito sa aking munting channel, please like and subscribe. And, pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you sa inyong lahat, guys. Sa aking mga subscribers, mga Whitey fans, and sa aking mga silent viewers. Thank you sa inyong lahat. So, always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time, guys. Bye!